distance. Duh! Lord! Morning. Dito kami ngayon sa Taisan, Batangas. Papunta kami ngayon sa gravel route ng Lobo hanggang Laia, Batangas. So ito yung coastal route na hindi pa talaga tapos, kaya hinog na hinog pa para mag-gravel. Kasama ko ngayon ang Rapa Cycling Club Manila. So lahat kami ngayon gravel bikes para handang-handa para sa rutang ito. Hi Chaz! Hi! Yung ruta namin ngayon, halos loop siya. Nagsimula kami sa Lipa. Bumaba kami sa Rosario. Ngayon nasa Taisan. Tapos Lobo, Laia, San Juan. Tapos balik ng Rosario at akyat ulit sa Lipa. May kita nyo sa video na ito kung ano yung natitirang gravel na pwede nyo pang daanan bago pa masementohan lahat. Pero bago ko pakita yon, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bike sa Instagram at TikTok. 15 kaming miyembro ng Rapa Cycling Club na sumali sa ride na ito. Umikot kami muna sa mga bayan ng Taisan hanggang sa makarating sa Lobo. Tumatawid ng bundok yung daan na ito, kaya maghanda kayo sa mga ahon at lusong. Yung pababa, maganda yung roads, no? Sorry, can we go fast? Just watch out ahead. Kung mapuhangin, no? Yun lang yung kailangan natin. Kung may tatlong ahon patawid ng Taisan papuntang Lobo, una yung Bakaw, pangalawa yung Malapad na Parang, pangatlo yung Barangay San Miguel. Sobrang swerte rin namin sa panahon ngayon na maulap, hindi siya mainit. So masarap ay simoy ng hangin. Kwento ni Chaz doon na Grafa Women's 100 sila rito. Dito sila umaahon ng alas 2 sa hapon at halos parang puno. Kaya namatay-matay silang lahat nun. Pero ngayon, swerte! Kadiri! Choose your mount. Mountains, papunta ng San Juan. So we're going down here, mag town proper, tapos yung side of the side. Yung trek driver nag-lean din. Nag-lean din yung trek driver. Banking din daw eh. Hindi ko alam, gusto lang niya. Pagkatapos ng huling lusong, nakarating na kami sa bayan ng Lobo. Dito tumigil muna kami para bumili ng tubig at kumain ng konti at saka na kami pumadyak papunta sa Malabrigo. Pagkatapos ng Lobo, nakarating kami rito sa Malabrigo Lighthouse. Maganda yung ahon papunta dito sa Malabrigo. Mapuno, medyo masikip lang at bako-bako yung kalye, pero sakto lang dahil naka-gravel bikes kami. It's a little tricky because of the broken bike. Oh, yeah. Maybe
Maybe bad. Kaya parte ng gravel ride yun. Grabe, akap ako sa handlebar ko eh. Naku, nagselos si Jose. Congratulations, everyone. And the environmental video sila na nangyari. Kailangan may guided tour eh. Siyempre, di ba? Para pag nag-vlog sila, asa masasabi nila? Kate, may guided tour ba? So yung Malabrigo, pinatayo siya noong 1896 para lighthouse bilang gabay ng mga barko rito sa Verde Island Passage. Ngayon, historical site na siya ng Lobo. Ayan, may Lobo U-sign din dito. 76. Kung alanganin kayo to go, sementado naman eh, no? Okay. And medyo wide. Monohawk para bantayan kung meron hanggang. Kung medyo hindi kayo comfortable, no, you can just go down. Early, no? Para hindi. Tapos, pero pagbaba nun maganda, no? You'll get another peak, no? At the beaches of Lobo. Para siyang isa Japan, pero bato. Ito na nagsisimula ang gravel. Awesome descent. Yeah. Maikli at matarik yung ahon at lusong mula Malabrigo Lighthouse. So mula sa pinanggalingan namin galing Lobo, papunta kami sa side na papuntang La Iya, at dito nagsimula yung gravel o yung dirt road, or actually parang nga siyang kaling na laspag at kailangan lang ayusin ulit. Pero napakaganda ng view, katabi namin yung dagat. At halos 2 kilometro mula Malabrigo Lighthouse, nakarating kami sa Lobo Rock, na isang sikat na lugar dito sa Lobo La Iya gravel route. Dito na rin banda sumikat talaga ang araw at naramdaman na namin yung init, na wala na talaga yung lamig ng umagang iyon. Dito na kami ngayon sa beach. Ito yung view sa tabi ng kalye. Actually may mga lamppost na rito, para lang siyang init na tapos na kalye. At yung madadaanan ninyo ay ang Verde Island Passage, na center of the center of marine biodiversity sa buong mundo. Ibig sabihin, per square meter, may sobrang daming species ng marine life na makikita rito. Actually, nakadive na kami dyan sa Verde Island. Isa siya sa mga pinamagandang lugar para magdive at makakita ng marine life. Hanapin ko lang yung pictures noon, at sa sunod na pagbisita namin, gagawan ko yun ng vlog. Kung mahilig ka mag-bikepacking, meron din dito sa Lobo. Oh, saan? Dito, malapit ka. Ah, sin mga resort na pwede mag-camp? Yan. So pagkatapos ng ilang kilometro ng rough road o gravel mula Malabrigo, sementado na ulit, maliit na barangay road to. Siguro hanggang sa sunod na off-road segment na madaanan namin. Naroon sa malapad na ginagawang kalye, pumasok kami sa Barangay Road dito sa Sitio Malagundi. Dito matarik yung lusong, mga 18-20%, at may nakasalubong nga kami naglalakad paakyat. Pagkatapos ng mahabang lusong na ito, susundan ito ng katumbas na ahon, at makikita nyo mamaya, medyo budol siya. Oh, excuse me. Bike left. Far up! Mamaya na siya! Solid!
La Ia. Tara, let's roll because we've got work to do, guys. So, ibig sabihin, kaya walang signal dito. Nandito na kami sa mahabang kalye sa Lobola Ia Road at mukhang ito nga yung mga nagawa ng dirt roads noon at ngayon sementado na. May kasama namin ngayon si John John Bikes, si John John Torres na ride leader ng Rafa Cycling Club Manila at maraming beses na raw siyang nakabike dito pero bawat bisita niya parang unti-unting umiikli yung pwedeng i-gravel ride. Kasi unti-unti na lang sinesementohan yung kalye. Last time I went there, was with Sina Sean, with Sina Joseph. Oo. They already closed off an area. Okay. Because they were cementing it already. Okay. So we had to detour na parang okay. I guess it's done now. Yeah. Sinabi nga niya kanina na tayong mga Pinoy na gravel cyclist, parang mga walang mga bahay. Kasi kapag nagdesisyon na yung may-ari ng lupa na isemento yung kalye, maglilipat na tayo ng pwedeng i-bike na gravel ride. Ganun nga yung pakiramdam ko minsan na pinag-usapan na namin ni Dwayne to sa isa kong video dati sa Silang Trails na unti-unti na rin nauubos dahil nga sa development, iba-iba na yung mga plano ng gobyerno ng mga may-ari ng lupa doon kaya kailangan maglipat ng trails. At yung iba rito, umiikli na talaga. Jam. Hindi pa. No. Ito meron na. Doon kami galing. Ipapalik namin yung last climb. Quick lang! Jan. Hello. Eh, kamusta na? Yung trail riding sa Pilipinas, hindi siya kasing dali gawin kumpara sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa tulad sa States, so Singapore, Korea, Japan, may mga national parks sila na established ang trails. So kung gusto mong mag-gravel ride or mag-MTB or mag-hiking, madali lang puntahan. Tapos hindi ka mag-aalala masyado sa kaligtasan mo kasi dahil nga national park siya, inaalagaan yun ng gobyerno, may mga park rangers, may staff talaga na tutulong sa inyo. Pero dito sa Pilipinas, sari-sarili lang talaga eh. Sana magkaroon na talaga ng land use plan para maplano ng maayos yung mga national park. Kung gusto nyo ng halimbawa kung ano pwede maging itsura ng isang national park sa Pilipinas, punta lang kayo sa La Meso Eco Park sa Quezon City. Doon establish ang trails, pwede kang mag-hiking, pwede kang mag-mountain bike, pwede kang mag-trail running, pwede mo pang dalhin yung mga aso nyo para maglakad-lakad doon. So doon, alam nyo safe kayo. Sana dumami pa yung mga lugar na katulad noon dito sa Pilipinas para rin ma-enjoy naman natin yung mga hobbies natin tulad ng gravel cycling, mountain biking, at hiking. Kapag post ko ng video na ito, matatapos ang pamamahala ng ABS-CBN Foundation sa La Mesa Nature Reserve sa February 15, 2024. Kapag babago ng pamamahalang ito, baka matigil ang programa nilang nagtataguyod ng ecotourism sa huling forest reserve ng Metro Manila. Ecotourism ang nagpapasok ng pondo para patuloy ang pag-alaga ng La Mesa Nature Reserve sa pamamagitan ng 57 forest rangers at pag-alaga sa 1,800 na uri ng halaman at puno roon. Sana mapirmahan ninyo ang petisyon na ito para ipagpatuloy ang ecotourism sa La Mesa Nature Reserve sa ilalim ng bagong pamamahala. Ilalagay ko ang link dito sa itaas at sa description sa baba. Pagkatapos nito, pumadyak pa kami papuntang Palm Beach Resort sa La Ia para sa lunch stop namin. Sanggup. Pagkatapos kumain, pinadyak namin tong 24% na ahon palabas ng resort. At saka na kami dumiretso papuntang bayan ng San Juan, Rosario at pabalik na sa Lipa.
Nandito na kami ngayon sa bayan ng San Juan, Batangas. How are you, Chaz? Nakatulog ako. Medyo laspag si Chaz. Ayan. Grabe init kanina. Pero mga 34 kilometers lang kami mula sa Depa. Pista ng Lipa ngayon, sakto, kaya maraming tao ngayon sa poblasyon. Masaya yung buong ride. Unang beses ko rito at matagal ko nang inaabangan na magkaroon ng ride dito. Sana makabalik ako bago pa masementohan lahat. At kung gusto nyo makasali pa sa mas maraming gravel rides, sali lang kayo ng Rafa Cycling Club Manila. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.